Alam niyo na ha. Kaya alam niyo na kung ano ang mga sikreto ni Nanay at alam niyo kung sinong paborito niya talaga at kung kanino programa ang kanyang gustong panoorin lang. So, ayan. Kay Mr. Rapi. Kay Idol, Senador Rapi Tulfo. Alam niyo na guys. Hello guys! Welcome to my vlog. So ayun nga, i-interviewin natin ngayon yung 73 years old si Nanay Norma. Kung ano yung mga sikreto niya at kung sino at bakit diehard siya dito sa taong ito. Kaya samahan niyo ko guys, pasukin na natin yung loob. Dito ako dumaan sa likuran guys. Hi, hello Nay! Kamusta? Guys, ito si Nanay Norma. Hulaan niyo kung ilang taon si Nanay Norma. Ilang taon ka na nga, Nay? 73. Oh, diba? 73. Tingnan nyo, walang wrinkles. Oh, diba? Fresh na fresh from the farm, from Subic. Ano yung ano mo, Nay? Ano nga yung secret mo, Nay? Bakit wala kang wrinkles? Ang ginagamit ko lang noon, Johnson's Baby Oil, sa gabi, sa umaga yan, paglinis ko. Mm-mm. Sa gabi, pagtapos noon, naglalagay na ako ng Johnson's Baby Lotion. Asa yung baby oil na ay inis ko yon. Johnson na ano lotion. Sa gabi. Sa gabi. Ayun yun na pinaka-cream mo. Oh, oh Alex, yung pala gawin mo Glex. Ang sikreto ni Nanay, kaya yung sikreto niya press, 'di ba? Para wala kayong wrinkles. At saka tingnan niyo naman guys, oh, 'di ba? Si Nanay Beauty 73 na. Talo pa tayo. That's it. Hindi nyo ba alam guys, si Nanay, may sikreto pala, si Nanay, mas updated pa sa akin pagdating sa mga kaupa ko, oh, vlogger. Yes. At marami siyang pinapanood talaga ng mga vlogger. Sino yung mga vlogger na pinapanood mo lagi, Nay? Sila Pugong Biyahero, si diba? Matubang Family, Bicol yan. Si Rab, lalo na si Rab. Rab Matubang, at saka yung number one na charity vlogger na si Tech Ram. Oh, diba? Sa Bulacan yan. Mas updated si Nanay sa akin, di ba? Kasi ilan lang ang lagi ko pinapanood doon sa pinapanood niya. Charing. Sinusubaybayan ko yan. Marami. Ang dating reyna ng Korea, si Ate Charing. So, ayan. At hindi nyo ba alam na may sikreto pa si Nanay? Hindi nyo ba alam sa edad ni Nanay na, ano, na 73? Naglalaro pala to ng ML. Samantalang ako, hindi ko nagagawa yun ever since. Hindi ko alam pa paano laro eh. Ba't naisipan mo na maglaro ng ML noon? Hindi, kasi yung apo ko, kasi nakikita ko, naririnig. Sabi ko, ano kaya yung pinagkakaguluhan nila? Sabi ko, Noreen, doon sa apo ko, ilagay mo ako doon, nilaro ko. Eh, inaiwan ko doon kasi nakakahilo. Mahilig ako sa mga ganyan. Kasi parang ang hirap rin laruin, Nay, no? Kasi ako nga, nung nakikita ko sa mga pamangkin ko rin, parang hindi ko kayang laruin. Oo. Parang ang hirap. Mahirap. Diba? Kailangan mabilis yung kamay mo. Sa edad na 73, alam nyo, updated sa mga vlogger. Naglalaro ng email. Oo. Yun ang sikreto niya, guys. Yung baby oil. Alam nyo na. Baby oil, guys. Baby lotion. Yun lang ang imamasahin sa ano. Matry nga din yan, Nay. Kaya pa ba yun sa akin? Sa edad na 37, kaya pa kaya yun, Nay? Ay, wala na ka ba? 37 ka lang pala. Matanda na, Nay. Matured na. Hindi katulad, tingnan mo naman, ikaw ang layo-layo. Tingnan mo, oh, 73, tapos fresh. Pero na ngayon, fresh. Pero hindi na ako nagaganon. Hindi ka na nagaganon. Na. Basta naliligo na lang din ako. Pero wala kang wrinkles, no? Imagine, sa the age of 73. Ang ganda ng ano. Ayan guys, si Nanay, hindi nyo ba alam, si Nanay Norma, oh, di ba, 73. At huwag kayo kasi si Nanay updated to lahat sa showbiz. At ang idol nito pala ay si Rapi Tulfo. So ayan, si Rapi Tulfo yung ano niya. Bakit gustong-gusto mo yung ano, Nay, yung kay Rapi Tulfo? Bakit na yung ibang palabas ayaw mo? Pag once na na yung kay Mr. Tulfo na is gustong-gusto mo panoorin yun. Oo, oh, kasi pag si Rapi Tulfo, nakikita mo agad yung action. Mm-hmm. Yung alam mo agad yung sasabihin niya. Direct to the point na kumaga. Yes, oo. Oh, tsaka pag nanonood ako doon, marami akong natututunan. Ah, diba? Mga legal, yung na mga bawal, yung mga illegal na ano, natututunan ko, lalo na sa legal. At saka ano na yun, no? Mabilis yung action. Yes. Diba? Kasi yung galit niya, yung ano niya, yung pagpuporsige kasi nandun talaga. Totoo yan. So, diba? Maski yung palabas niya sa Senado,
Pinapanood ko din yan. Guys, die hard. Die hard na die hard si Nanay Kai. Kay Rapi Tulfo, kay Sir Rapi Tulfo. Kaya yun lang talaga pinapanood niya, yung sa Rapi Action Tulfo talaga, guys. At saka, last dose yun. Alam na alam niya. Lahat, ang dami inaabangan na mga episode ni Sir Rapi Tulfo. Kahit, di ba narinig niyo mismo kay Nanay yung kahit sa sasinado. Oo, pinapanood. Sa sasinado, pinapanood. Hindi niya pinapalampas si Nanay. Ganun siya, ganun ka. Diehard si Nanay sa kanyang idol na si Mr. Rapi Tulfo. Ayan. Nay, halimbawa, pag halimbawa, anong mo, anong gusto mong sabihin kay Mr. Rapi Tulfo? Sa idol mo? Gusto ko siyang makita. Hanggang sa masaking makita. Ayan. Tsaka, sinusuportahan ko talaga siya lahat ng palabas niya. Suportado ko, pinapanood ko yan. Pati yung sa anak niya, pinapanood ko yun. Lalo na yung anak niya, si Rock. Oo. Congressman na ata ngayon, yes, di ba? Tumutulong na rin yun. Ano na rin siya, kamagawa siya. Para na-adapt niya na rin yung ginagawa ng father niya. Ginagawa ng ama niya, siya na rin yung ginagawa niya. Okay. Mabait din na bata niya. So, ayan, bayan. Guys. Pagpatuloy lang. Ang wish lang ni Nanay, gusto niya lang makita yung kanyang idol, yung diehard talaga siya kay Sir Rapi Tulfo. Diba? Logi pa nga ako kasi nagbihira lang ako pag alam mo dati talaga lagi din ako nanonood, pero lately hindi ko na nasusundan. Isipin mo, ikaw mas updated ka pa sa akin sa mga kapwa ko vlogger. Diba, guys? Halos ng vlogger, napapanood ko yan. Mm-hmm. Kaya lang, hindi ko natatandaan yung ibang mga yung lagi ko lang napapanood ko. Pero mostly, yung inaano mo talaga mga na yung mga charity vlogger ang mga pinapanood ni Nanay. So, alam nyo na. Alam ko yun. Diba? Alam na alam ni Nanay yung mga vlogger, lalo na sa Albay. Sa Bicol. Sa Bicol. Yung matubang family doon. Lalo na si Rob. Marami siya matutulungan. Kasi mas maganda rin kasi yun na yung mga charity. Alam, oo, totoo yun. At saka kung may maraming sponsor din na ano. Ay, marami na silang sponsor. Oo, kaya nga bawat pinutulungan nila, yung talagang karapat dapat matulungan, napapagawa nila ng bahay, ng maayos na bahay. Para mas lalo kang naging para mas lalo kang naging aktibo, mas lalo kang naging kumbaga yung excitement mo na pag-abang ng mga vlog nila kasi nga dahil gusto mo yung mga ginagawin ng charity na makakatulong sa mga medyo kapos sa buhay. Tapos ano din halimbawa sa background, may mga vlogger na katulad mo nakaano din sa kanya. Nakasupport. Yung mga malalakas na nagbibigay na din ng tulong. Opo. Ganun din dun sa kararang matikmati ng pag-ibig na hindi ng pagtulong tumutulong din. Grabe yung ano muna yun, no? Grabe yung sa edad mong 73, ganun yung ka-aktibo, ganun ka-updated sa lahat ng mga vlogger, yung mga nangyayari. So, pag-umaga, pagtapos kong maglinis. Laba-laba ng damit ko. Mm-hmm. Upo na ako dito. Ito ang pwesto ko. Bukas na ako. Hindi ako manunood ng mga Netflix. Hindi. Unahin ko. At yung mga vlogger na meron pa isa. Sila. Yung si... Anong pangalan yun eh? Si... Equatorial Nugget. Ah, oo na. Si Raul. Ayan. Napanood ko na yung last, napanood mo ba yung last episode niya? Yung umiyak siya nung nakarang araw. Nag-celebrate sila. Sa birthday yan. Opo. O, diba? Nalang ko yan. Ngayon, ang huli niya, kahapon, naligo si Chamare, si Mare, yung mga anak niya, nanguha silang suso sa inyo. O, diba? Lex, talo ka ni ano... Nalo ka ni Nanay. Nakapandigo si Chamame. Naka-outfit talaga. Alam mo yun? Simulang gumanda buhay mo. Yung inaano niya. Yung tinuri niya na inapamilya. Second family nga niya pati yung mga anak yun. Na lang yan, kasi yan si Ruel. Dati yan, namimigay na din siya ng pinapay doon. Pag ganun-ganun lang. Kumbaga hindi pa ganun kalaki yung kadami. Isa yan sa nabigyan niya. Mm-hmm. Isang araw, naglalakad siya sa bayan, nakita niya yung anak, si Misma.
pinakain niya sa ano, sa restaurant. Ano bang sa, pinakain niya sa bahay, binigyan din niya ng pagkain. Nakilala niya doon yung si Marie. Marie Matinga. Oo, di ba? Ang taga-Africa yan. Napanood mo na rin pala na yung ano, latest upload video niya. Oo, kapo. Ngayon, hindi ko pa napapanood. Okay, mamaya, papanoodin ko na naman yan. Ayan, pati diba? Yung kay Tech Ram na tinutulungan niyang limang magkakapatid na namatay sunod ang nanay at tatay. Yung awala na sila. Nabuhay na sila sa bilim. Ayo, at para na pa-i-test niya yan. Napanood ko nga din yun, Nay. Napanood ko nga din. Napakaano vlogger ni Ram. Kasi galit na yung mga bata kung ano nang inaang pagtanggi, hindi niya sinusukuan hanggang napahamog niya yung may mga diferensya niya sa pag-ibig. Oh. Maliwala ka. Kumbaga, ang laki na rin tulong niya, nagawa niya na isang pamilya. Kumukuha na ng padala niya. Nabuhay lang sila sa dilim. Nakahiga. Guys, 73. Lalaan niyo, age of 73. Napakatalas pa ng pag-iisip. Yes, updated. Mas updated pa si nanay sa akin. Kasi kumbaga, yung mga sinasabi ni nanay ng mga vlogger, kilalang vlogger, pinapanood ko rin yung mga video noon. Pero, hindi ko nasubaybayan yung mga iba-iba ng upload. Pero si nanay, alam niya lahat, memorize niya pa lahat kung anong loob, yung nasa loob ng contents. Ayan. Nay, may ano ka, pwede mong i-shout out yung ano, batiin mo yung anak mo na sa ibang bansa. Shout out sa anak ko sa Japan, si Maylin Abinales at ang pamilya niya. Shout out sa anak ko, si Donabel Abinales na nasa Washington. Ayan, miga-miga shout out sa inyong lahat. Ingat kayong lahat yan, love you all guys. Diba, ang tinamnay o, pero yun ko yung ano mo, no? Sa matala ko 37, ikaw 73. Oh. Grabe yung ano mo, no? Oh. Diba guys? Kaya lang, maraming lahi namin ito yung mga may tuntunin. Ah, yun. Yung parang pikas. Mm-hmm. So, ayan guys. Alam nyo na, ha? Kaya alam nyo na kung ano yung mga sikreto ni nanay at alam nyo kung sinong paborito niya talaga at kung kanino programa ang kanyang gustong panoorin lang. So, ayan. Kay Mr. Rapi. Kay Idol, Senador. Rapi, Tulfo. Alam na guys. So ayan guys, mamaya nag-ano lang kami. Nagluluto lang yung kapatid ni nanay, tapos yung anak niya at yung ibang apo kasi namaligid kami kanina. So maya-maya guys, sama-sama kami kakain. And then, mamamasyal kasi. Nandito kami kila nanay, nag-stay sa bahay. Kasi yung apo niya is kaibigan namin. So ako, for the first time ko naka-ano ng Subic na yun, nakarating ako. First time ko lang talaga sa buong buhay ko nakarating ng Subic. Kaya parang nung dumaan kami doon sa Subic Day, maganda na enjoy. Kaya samaan, so ano, habang nandito, susulitin na lang namin. Kasi bukas din. Magdala na ulit kayo mamaya. So thank you, Nay. Maraming salamat. At sana nga mapanood din to ng mga ibang mga viewers natin at ma-share at nang makarating kay Idol Rapid Talk. Okay. Okay, bye-bye. Hasta la vista. Muchos gracias. Oh. So, alam niyo, marunong si nanay mag-Espanyol. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you for watching. Thank you.